Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Muli na naman tayong sumapit para sa linggong ito, para sa ating titik, takda at tanong na kung saan ay bibigyang pansin natin ang ilan sa mga mahalagang pangyayari, mahalagang hamon, mahalagang abiso, mahalagang issue na kung saan ay mapag-uusapan sa mga simpleng kaparaanan tulad ng ibinibigay na kaalaman at karunungan ng Diyos sa atin, ay makikita natin ang isang magandang senyales na tayong lahat ay nagkataguyod at nagbibigay ng kasiyahan, maaaring sa pagpapahiram ng kaalaman at karunungan ng lumikha, ay nasasagot natin ang ilan sa mga mahalagang tanong mula sa mga titik na itinakda at higit sa lahat, binigyan ng pansin para sa titik, takda at tanong sa hapong ito, ika-labinsyam ng buwang Setyembre para sa ating lingguhang palabas, lingguhang talakayan at lingguhang pakikipag-ugnayan ng bawat isa sa atin. Hindi natin makakasama si JP, hindi siya nakasagot sa akin, hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanilang internet kamakailan lamang. Noong linggo, brownout sa kanila. Ngayon naman ay hindi nagparamdam si Professor JP, ano na kaya ang nangyayari? Mula nang siya ay naipasok at pumasok sa isang opisina sa Malacanang ay palagi nang maraming ginagawa si Professor JP sa kanyang bagong trabaho sa opisina ng Republika ng Pilipinas sa tanggapan ng Pangulo sa Malacanang. Anyway, baka makahabol ay susubukin nating mabigyan ito ng pagkakataon. Well, bago tayo magsimula ay pumasok na si Aileen Mislang Amahit. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon naman sa iyo, Aileen. Si M.A. Santos, good afternoon po. Dr. Abian, good afternoon, M.A. Si Jean Tan, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo. Si Ma'am Denolon, good afternoon po, sir. Magandang hapon sa iyo, ma'am. And Edith Angeles, magandang hapon sa iyo, Edith. Salamat at patuloy kang nanonood. Gayun din kay Geraldine Mundo Salas Daganyo. Magandang hapon po, Doc Eric. Si Ate Lucy Esmeral, magandang hapon. Si Archie Diaz Andes, magandang hapon sa iyo. Gayun din naman si Professor Noelmon Militantes, si Professor Manny, magandang hapon. Si Dean Sarmiento ay naririto na rin, listening from the home, magandang hapon, Dean Sarmiento. Si Tita Maria Cruz, magandang hapon po. Salamat Tita Mary sapagkat kayo'y nakakapakinig din at nakakapanood ng ating programa tuwing sumasapit ang linggo para sa titik, takda at tanong. Mamaya ay pagpapatuloy natin ang pagbati sa lahat na ito. Natigil tayo kay Tita Marina para sa kanyang pagbati ngayong hapon. Okay, baka tayo magkaubusan sa 30 minutong oras. Tumungo na tayo sa ating pagbibigay pansin sa hapong ito para maipakita natin ang ating tinatalakay hinggil sa ating pakikipagtalamitan para sa ating kapwa edukador, kapwa kasimbahan, kapwa kapamayanan, at higit sa lahat, kapwa tao. Ang episode number 58 para sa 19 ng Setyembre ay magbibigay anyo sa mga sumusunod. Kapag pera ang usapan, ano na? Tapos, syempre, hindi natin palalagpasin pagkatapos ng 15 minuto ang pagtalakay naman natin sa Ebanghelyo sa hapong ito na aking binigyang pagpapaikli. Bata versus apostoles. Ang dalawang ito ang siyang focus natin para sa linggong ito sa pagtalakay natin sa titik, takda at tanong, episode
number 58. Maligayang kaarawan, syempre sa aking dating boss, Chairman of the Board of Trustees ng Our Lady Perpetual Soccer College, Madam Carmen Caday Salvador, nagdiwang ng kanyang kaarawan kamakailan lamang. Isa ito sa taong aking iginagalang at napakalaki ng utang loob namin sa mag-asawang Mr. and Mrs. Junicio Salvador at kay Mrs. Salvador na siyang kumupkup sa amin nang kami bago pa lang nagsisimulang mag-asawa at nagtuturo sa Our Lady of Perpetual Soccer College. Pagpalain kayo, Ma'am Carmen, sa iyong mga simulain sa buhay. Maligayang kaarawan po. Siyempre, nice kong anyayahan muli ang mga patuloy na nagsasubscribe. Sa mga hindi pa, yung mga estudyante po natin, baka may kilala kayo, pakisabihan lang po, mag-subscribe sa aking FB, i-like aking FB page, at mag-subscribe sa aking YouTube channel, Titik Takda Tanong, Tik Taknong ni Edukador Dindo. Please naman, para madagdagan ang subscriber natin para sa taong ito. Okay, so tumungo tayo sa unang issue. Sir, bakit kapag ka pera ang usapan o ang usapin, lahat ng mabubuting bagay na ginawa ay nakakalimutan at nawawalan ng saysay? Nangyayari yan. In fact, meron akong mga karanasan na ganyan na pagkatapos kong makapagbigay ng mga tulong at pagkatapos ay sila naman ang nagkaroon ng pera at meron na, sila ngayon yung parang hindi na makakilala sa mga unang pangyayari na naisagawa mo at naalagata mo nang sila'y nangangailangan ng tulong. Nangyayari naman yon. Pero sa akin palagay may katwiran yun eh. Bakit? Marahil, siyempre pera yun. Diba? Napakahalaga ng pera sa mundong ito. Hindi naman sinasabi na masama ang pera eh. Ang maliwanag doon ay ang masama ay kung paano mo ginagamit at dinodiyos ang pera. How do you treat such particular material, money itself? Yun yung maaaring ikasama ng tao. Pero yung pera mismo, Diyos ko, kailangan yun ng tao. Kahit na sinong tao dito sa mundo na nabubuhay, pero lamang kung wala sa normal na isip ba, syempre, yan yung mga excuses. At saka yung hindi na nakakaintindi ng bagay na yan. So, baka debatable yung salitang sa lahat ng tao. Pero karamihan at nakararami na kapag ang tao ay may pera at nangangailangan, Diyos ko, hindi pwedeng hindi siya maging masaya. Nakakapagpasaya talaga ang kwarta. Bakit? Eh, ito ay sagot sa pangangailangan. Yung salapi, yung kwarta, gatong, handa, bread, kung tawagin yan, nakakapagpasaya yan. Hindi pwedeng hindi sabihin ng tao na hindi yan nakakapagpasaya. Sus Mario, sa tamang, kahit saan ka pumunta sa mundo, di ba? Pag meron kang gustong bilhin at may pera ka, mabibili mo, masaya ka nun. Ikaw ay mayroong handaan, mayroong kasiyahang magaganap pag may pera, kung bongga ang iyong magiging gawain. Kaya nakakasaya yun ang kalooban. Ang hindi siguro maganda ay kung iyo na lamang ang nakakapagpasaya sa'yo, ay ibang usapan yon at ibang usapin yon. Pero the money itself, di ba? Sabi nila, the money is the root of all evils. Totoo naman yon. Pero kung paano mo siya gamitin, yun yung tinitingnan kong isa sa dapat na nililinaw ng nasabing kotasyon. At dito, mahalaga na makita natin ang kaganapan ng banghay ng ibig sabihin ng salita o definisyon ng pera. Di ba? At kahit saan ka pumunta sa bahagi ng mundong ito, kapag ka nagsasalita ang kalansing ng peseta, kapag ka nagsasalita ang amoy ng papel na yan, nako, lahat ng tao nakikinig.
hindi pwedeng walang makinig kapag ka nagsasalita ang kalansing, kapag ka nagpapaamoy ang halimuyak ng salapi. Mahalaga yun eh, di ba? Hindi pwedeng hindi yun mahalaga. Lalo na sa panahon ngayon, Diyos ko, kailangan ng tao yung salapi at pera. Yan lang may mga sakit na nasa ospital, sa mga ospital na merong COVID. They need money now. Ang kailangan nila ngayon ay pera. Oo, totoo naman na kailangan ng panalangin. Wala naman tayong hindi sasabihin na hindi kailangan ng panalangin. Pero sa mga taong nasa ospital, gumagastos sa araw-araw, sa tuwi-tuwi na, kailangan at mahalaga ang papel ng salapi. Sa bagay, mas mahalaga ang papel ng panalangin. Walang makakapagtalo dyan. Pero kaalin sa ganyan, mahalaga ang role, papel ng salapi o pera. Di ba? Ang daming mga bagay-bagay na nagagawa ang pera eh. Yung mga gustong magpaganda. Alam ba? Yung mga dating pangit, yung hindi talaga maayos ang kanilang itsura ng mukha, na sarat ang ilong, pango ang ilong, ang mata ay parang kwago, o ang panga ay sobrang laki, o kaya lahat ng hindi maayos at maganda sa mukha, napapaganda yan sa pamamagitan ng kung may pera ka. Nagagamit yun sa pagpapaganda, sa pagpapagwapo. In fact, kahit nga pangit ka o gwapo ka, pag may pera ka, ang tingin sa'yo, mukha ka na rin maganda at mukha ka na rin gwapo eh. Lalo na kung bilyonaryo at trilyonaryo ka, naku, napakalaki ng gampanin ng salapi o pera. Yung mga maiitim natin, ngayon mapuputi na. Ano ba ang sanhin nun? Siyempre nakakabili ng kung ano-anong chemical para pumuti, para maging maganda ang kutis. Yung mga nasa pinilakang tabing, mga artista, mga nasa alta sosyal, ay nagkakaroon ng pakinabang dahil sa kanilang mga hawak na salapi, di ba? Yung mga hindi maayos ang ngipin, hindi maayos ang bibig o labi, o yung mga babaeng walang puwet o walang dibdib, dahil meron kang kwarta, napapagawa mo ang lahat ng ito eh. Kaya mahalaga at hindi totoo na hindi nakakapagbigay ng kaalwahan at kasiyahan ng salapi. Kaya marahil kapag ka nagkakaroon na ng salapi ang isang tao, nakakakalimot na sa ilang mga bagay at doon nagsisimula ang pagsasadyos at paggawa bilang Diyos ang salapi. Yun ang dapat nating iniingatan. Mahalaga ang pera, lalong-lalo na sa pagninegosyo. Lalo na ngayon, kung ikay magbubukas ng negosyo. Diba? Napakalaki ng tulong ng pananalapi. Yung mga branches na nakikita natin, ano ba puhunan yan? Salapi yan. Diba? Gusto mong maging sikat? Pag may pera ka, napakadaling maging sikat. Napakadali na ikay makilala pag meron kang salapi. Napakadali na palagi kang una, nasa una, kapag kami salapi. At palaging, alam mo ha, kasama ka sa lahat ng mga gawaing pampamanayanan, pansimbahan, panglipunan. Dahil kilala ka, syempre, ang unang sandigan nila dyan dahil may pera ka. Napakaraming kumukuhang ninong, ninang. Pag ikay nasa handaan, nandun ka sa presidential table. Diyos ko, yan yung mga naitutulong at nagagawa ng pera. Pero kapag ka ikaw ay sumobra na at trinato mo na siyang Diyos, tingin ko doon nagkakamali, doon nagkakaroon ng problema sa ating lahat. Kaya balansehin natin, tingnan natin maigi yung bagay na yon. Pangalawa, yung mahirap, dahil sa pera, kinagawa mo na ang mga bagay na makapagpapalayo sa iyo sa lumikha. Diba? Kapag ka ikaw ay marami ng kwarta at marami ng datong, anda,
o salapi, di ba? Nagagawa mo na ang manlamang. Nakapanlalamang ka na sa iyong kapwa-tao. Nakapang-aapi ka na ng iyong kapwa-tao. Nakapagyayabang ka na. Naninino ka na ng tao. Sumusukat ka na ng tao. Worse, nang gagamit ka ng tao, lalo na yung mga kapuspalan na binibigyan ng pagkakataon para sa isang desisyon, nababayaran mo sila. Nananamantala ka. At ito ay malaki ang chance ang pantapal sa mga maling gawain o desisyon at kilos ng tao. Doon nagiging masama ang posisyon ng pera o kwarta. At alam mo, yung mga taong nang dati meron ka na tulungan mo, pagkatapos bumaliktad at sila na ngayon ang meron at ikay wala, hindi na nila maaalala yon. Bihira ang makakaalala ng ganun. Bakit? Kasi nilalamon sila ng katanyagan, nilalamon sila ng kayabangan, nilalamon sila ng kaipokritohan dahil sa nararanasan nilang pagkamit at higit sa lahat, pagdiyos sa salapi. But the rest, di ba? Hindi naman nagiging masama ito sa proseso kung tama ang ginagawa, kung tama ang isasagawa sa paggamit ng salapi, kwarta, datong o kung ano pa man. Kaya huwag kayong magtatampo kung nung unay kayo nakatulong pagkatapos ay yung tinutulungan ninyo ay meron na. Dahil at the end of the day, merong mga pagkakataon na nasisira ang tao sa salapi dahil iba na ang kanyang perspektiba sa paggamit ng salapi niyaon. So, hinay-hinay tayo sa bagay na yan. Okay? So, sa nalalabing 15 minuto o 10 minuto na lamang, okay? Tatalakayan naman natin ngayon, syempre yung refleksyon natin para sa ebanghelyong ito, para sa linggong ito. Ang ganda ng kwento kanina doon sa ebanghelyo, kung kayo nagsimba, ang linaw-linaw ng mga pangyayari. Naglalakad sila, tapos nagtuturo si Kristo sa kanyang mga apostoles. At nung siya'y nagtuturo na, siyempre may mga usapin. Sabi nga dito, nagdaan sa Galilea, sina Kristo at ang kanyang mga alagad, at ayaw ni Jesus malaman ito ng mga tao. Of course, siyempre kung magtuturo ka sa mga apostoles mo na meron kang isa sa katuparang magandang gawain, sila muna ang kakausapin mo, kaya hindi mo na pwedeng malaman ito ng ibang tao. Kayo muna, siyempre, yung leader at saka yung apostles. Normal naman yan sa organisasyon. At maski si Kristo, ganyan ang gawain niya, no? Tapos, habang naglalakad, yun na nga, merong sinabi si Kristo sa kanila. Siguro nung nandun at nakapagpahinga na at nag-iipon-ipon, ha? Sabi niya, huwag kayong magtataka, ha? Isang araw, ipagkakanulo ang anak ng Diyos, siya'y papatayin, at pagkatapos ng 3 araw, ay mabubuhay ng muli. E di syempre, yung mga apostoles nagtaka, ano ba yun? Bakit ganun? Ba't ganito yung sinasabi ng aming pinuno, ng aming guro? Kaya nung nagsalita na si Kristo ng ganun, nagkwentuhan ngayon yung mga apostoles. Sabi niya, naku, mamamatay pala siya. Sinong papalit? Sino kaya ang magiging mahalagang iiwanan niya? Siguro ganyan ang mga kwentuhan. Sino kaya ang hahalili sa kanya? Kaya, nagkaroon ngayon ng pagtatanong si Chris. Sabi niya, ano bang pinagtatalunan ninyo? Kasi nagtatalo na eh. Siguro sabi ng isa, ako dapat. Sabi ng isa, ay hindi, ako dapat. Ako ang nauna eh. Sabi ng isa, ay hindi, mas kinakailangan ko kasi ako ang pinakamatanda sa inyo. Sabi naman ng isa, hindi, kasi ako ang may pinag-aral. Siguro ganun yung pagtatalo. Eh hindi naman makakalusot kay Kristo yun eh. Di ba? Lahat ng kanilang mga ginagawa,
nag-uumpisa pa lang, alam na kagad yan ni Kristo. Kaya ang sabi niya, ano bang pinagtatalunan ninyo? Tapos dinugtong na niya, ang sino mang nagnanais na maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. O di na, natunga nga silang lahat kasi alam ni Kristo yung pinag-uusapan eh. Sino ang papalit, sino ang dapat na sikat, sino ang ganito. Eh hindi pa nga siya namamatay. Sinabi pa lang niya, isang araw, ipagkakanulo, papatayin ang anak ng tao. Nagsasalita pa lang siya ng ganun. Yung mangyari, nagbibilangan na yung mga apostoles. Of which, karaniwang ugali yan ng mga tao sa paligid. Diba? Wala pa nga yung itlog pa lang, binibilang na ang sisiw. Eh, nabwisit siguro si Jesus Christ. Sabi niya, itong mga taong to, sinabi ko lang na ako'y mamamatay, nag-uusap na kung sinong papalit, sinong magliligid, at nagpapayabangan na. Kaya sinabi niyang, kung sino ang nais na mauna, siyang dapat maging huli. At lahat ay dapat maglilingkuran. Ginapahiya silang lahat. Di ba? Kaya sa ating mga tao, maganda na naiintindihan natin yung makapagyabang lang tayo dahil may pera, makapagyabang lang tayo dahil meron tayong posisyon, makapagyabang lang tayo dahil meron tayong pangalan. No! Jesus Christ was telling us, kung meron ka niyan, dapat nga ikaw yung nasa huli. Dapat nga ikaw yung nagpapahuli. At pinauuna mo silang lahat. Diba? Tapos, merong pang kasunod. Kinuha yung bata, kinalong. At sabi, ang sino mang tumatanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Hindi sa makatwid, maliwanag yun. Yung dapat na kinakalinga at inuumpisahan ng tao ay sa pagiging anyo ng bata. E ano ba yung anyo ng bata? Diba? Well, kita natin, mapagpakumbaba. Kung nagalit, madali kagad mapatawad. Madaling makontento at kausapin ng mga nakatatanda, nakakaintindi at nagbibigay ng kanyang bukas na puso. Hindi nagmamalaki. Siya'y madaling kausapin. At higit sa lahat, alam niya na siya'y nangangailangan ng tulong at pagkalinga ng iba. Ganun yung katauhan na gustong sabihin ni Kristo sa kanyang mga apostoles na nagyayabangan at nag-aaway-aaway sa sandaling siya ay mawala. So, sabi niya siguro, itong mga apostoles ko, hindi pa rin ako naiintindihan sa gusto kong mangyari para sa kanila. Kaya diniretsa na niya. Tumigil nga kayo, sabi niya, tumigil nga kayo, ano bang pinag-aawayan ninyo? Hindi ba ninyo alam na higit sa lahat, dapat ikaw ay maglilingkuran at hindi paglilingkuran? Na ikaw ay dapat maging katulad ng bata at hindi katulad ng nakatatanda. Ikaw ay dapat na tumatanggap ng buong puso sa iyong Diyos, hindi yung nawawalan ng pananampalataya sa iyong kinikilalang Diyos. Kasi yung bata, di ba, wholeheartedly, he or she will accept all these things na makapagpapasaya, madaling makapagpapasaya sa kanya. So, ang essential na tanong marahil ay ito. Ano ba kadalasan ang sanhi ng pakikipagtalo natin sa ating mga kapanalig, kaibigan, kapitbahayan, kasimbahan, o maging sa pamilya? Nakikipagtaasan ba tayo ng ere sa kanila? Yung bang, ano ba yun? Meron lang masabi na medyo nakahihigit sa atin? Meron ba't kagad tayong
sagot na parang ayaw nating malampasan? Kung ganun ang ating pag-uugali sa ating kaibigan, kapitbahayan, kasimbahan, o maging kapamilya, maliwanag yun, hindi yun ang nais ng anak ng Diyos. Kasi, kung ikaw ay nakikipagtalo at ang katwiran mo ay para sa pansarili mong kapakanan at hindi sa kapakanan ng paglilingkuran, hindi sa kapakanan ng taong kikilalanin mong sinasampalatayanan, lalo na yung Diyos, walang kwentang pakikipagtalo at pakikipaglaban. Diba? Parang narcissist, yung self-centered. Diba? Yun yung dapat na naiintindihan natin sa mundong ito na ating kinalalagyan. Pangalawang essential na tanong, ano ang yung mga katangian na pagtiningnan mo ang uri mo ngayon bilang guro? Meron bang katangian ng pagiging bata ang iyong pagkaguro, ang iyong pagkaina, ang iyong pagkaama, ang iyong pagkalider? Baka nawawala ka na sa konteksto ng pagiging bata. At ano yung konteksto ng pagiging bata? Na madaling magpatawad, na madaling makaunawa, na madaling tumanggap, na madaling makausap at hindi nakikipagsapalaran sa katanyagan, sa kasikatan, sa kayamanan, at sa kung ano paman. Simple lang. Mabuhay lang ng simple. Pangatlo, magandang essential na tanong yung paano ba natin pinahahalagahan ang pakikisalamuhan natin sa ating kapwa, lalo na sa paglilingkuran. Kasi syempre, hindi naman mayalis na meron tayong mga kasamahang tao sa paligid na kapwa natin edukador, kapwa natin pinuno, kapwa natin naninilbihan, pero ang puntos, paano natin pinahahalagahan ang kanilang pagiging pinuno, kasapi, kasama sa organisasyon na makakatulong sa atin bilang kasama nila sa pamayanang ginagalawan. Baka naman iba ang pagtingin natin kasi insecure tayo. Iba ang pagtingin natin kasi naiinggit tayo. Iba ang pagtingin natin kasi ang baba-baba ng ating respeto sa ating sarili. At syempre, yung pinakauli, paano natin pinahahalagahan ang ating mga paghihirap sa ating buhay na siyang umpisa ng pagiging malapit sa ating Panginoon? Syempre, kung pinaghihirapan natin ang lahat para magkaroon ng tangalan, katanyagan, kapangyarihan, at pera, paano natin ito pinahahalagahan at paano natin ito pinaghihirapan? Gaano natin ito pinahahalagahan at gaano natin ito pinaghihirapan? E baka naman nakukuha natin ito sa pamamagitan lamang ng ganun din, pandaraya, panlalamang, iba, pandarambong, at kung ano-ano pa, nakakatakot yon. Hindi yon ang ninanais ng ating Panginoong Hesukristo bilang alagad niya. Kaya, kayong mga kasama ko sa simbahan, kapag ka hindi ganoon ang tingin natin sa pagpapalakad ng ating chapel, ng kanyong chapel sa Jose Mangagawa, tingin ko panahon na para tanungin mo ang iyong sarili. Ano ba ang iyong pinahahalagahan ngayon? Ano ba ang ating katangian ngayon bilang bata? E baka mismo tayo dyan sa ating kapilay nag-aaway-away at nagpapasikatan o hindi marunong sumunod sa pamunuan dahil tinitingnan natin na mas mababa ang ating kasama sa paglilingkuran o hindi natin nakikita na ang bawat isa ay may mahalagang papel para buuin ang isang uri ng samahan na ating kinalalagyan. So dapat ganun katingin at ganun kahusay ang pagsasaalang-alang natin sa prosesong ito sa Ebanghelyo
ni Kristo ng ating simbahan ngayong hapon. Sana makita natin ang kahalagahan ng lahat ng ito sa ating buhay bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, at bilang isang tagapaglingkuran sa ating pamayanan, simbahan, eskwelahan, at trabaho. Okay? So dyan nagtatapos ang ating 30 minuto para sa linggong ito sa titik, takda, at tanong. Ngayon naman ay tingnan natin ang mga humabol para sila ay magkaroon ng pagbati para sa hapong ito. Nahinto tayo kanina kay Tita Mary. Si Madeline Bodolio Franco ay pumasok. Happy birthday, Madeline. Nagdiwang ka ng iyong kaarawan. Pagpalain ka ng ating pong may kapal. Si G. Matining, magandang hapon, Bodok. Magandang hapon. Si Joe Datugan. Oh, Joe, our English professor at pamantasan ng lungsod ng Marikina. Good afternoon, Joe Datugan. Si Kuya Nelson Almosera, kagawad. Keep safe always, Sir Dindo Abian. Gayun din sa iyo, Sir Nelson, kagawad Nelson. Lisi Miguel Villanueva. Oh, ang aking pinsan. Lisi, magandang hapon. Pagpalain ka ng Diyos. Si, oh, ang aming PSDS sa Batangas, Gregorio Meneses, magandang hapon sa iyo, sir. Si Gloria Luna Santos, magandang hapon sa iyo. Si Tita Ellen Champson, just learn how to handle it. Huwag kang paalipin sa pera. Ikaw ang malipin sa pera. Naku, totoo. Okay. And then Teresita Niebres Rosauro, magandang hapon, Tess. Maribik, magandang hapon, Dr. Abihan. Magandang hapon sa iyo, Maribik. Magandang hapon, Celerina Sano. Magandang hapon, Mary B. Oh, si Reina is also listening and watching. Si Ma'am Emmy Haas, magandang hapon, aming president sa Pastoral Council. Magandang hapon sa iyo at sa iyong asawa, Tita Emmy. Si Miko Mengito, magandang hapon, Miko. Kakikita lang natin kanina sa ating klase. Si Tita Leti Raguntuan, magandang hapon sa iyo. God bless din sa iyo, Tita Leti. Lucy Pagalanan, magandang hapon sa iyo, Tita Lucy. Of course, si ang aking kaklase, Cora Pismanos, Arman Jacinto, Blessed Sunday, magandang hapon, AJ, Mary Vic, isa na namang maraming salamat sa isa na namang napakagandang talakayan at mensahe. Maraming salamat, Mary Vic. Sir Joseph Arasa, maraming salamat. Pagpalain po kayo. Rosario Baluyot, magandang hapon. Geraldine Mundos Salas Dagaño, salamat sa araw ng kaalaman. Maraming salamat din sa iyo. Keep safe. Leti Ragunton, Tita Leti, maraming salamat sa paliwanag ng pananampalataya. Luisa Magsiko, good afternoon, Dr. Tindo. Blessed Sunday. Blessed Sunday din sa inyo. At sa lahat ng mga nakinig ngayong hapon, pagpalain kayo ng Diyos at sana ay magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Maraming salamat at muli, magpadala kayo ng tanong na sasagutin natin sa abot ng ating makakaya sa tulong ng Panginoong Jesucristo ang inyong mga tanong. Magandang hapon sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Diyos. Bye-bye!